근데 Nandiyan si Father. Mulan. Mulan? Hindi ko pa Mulan. Dito ko mag-share kayo ni ano. Dito ka na lang. Sa angel, tinupad ni Jose ang kalooban ng Diyos na kalingain si Maria at ang dakilang sanggol. Ating hangaan ang pagiging bukas at masunurin Jose. Manalangin tayong matulad sa kanya upang ating ding matupad ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Magsitayo po ang lahat at sumabay sa ating pagbuhat na Oh,
ang anak ay magamit ng pagdingap ng Mahalang Birheng Maria at paundangan sa kanya ay mabago, mahango ang talan sa lahat ng masama at maging dapat sumapit sa ligayang walang maling sa pamamagitan ni Jesu Kristo kasama ng Espiritu Santo kapos sa walang hanggan. Amen. Tayo po'y makinig sa salita ng Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ay kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ganito ang pagkapanganak kay Yesu Kristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose na nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila makasal, si Maria ay natagpo ang nagdadalang tao. Ito sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa. Ngunit ayaw niyang mapaya si Maria kaya pinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag ka matakot na tuloy ang pakasalan si Maria sapagkat siya'y nilihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Mga anak siya ni isang lalaki at ito'y pangangalanan mo Jesus sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari lahat ng ito kung matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang dalaga at mga anak ng isang lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugay kasama natin ng Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Pinakasalan niya si Maria, ngunit hindi ginalaw ni Jose si Maria hanggang sa maipanganak nito ang isang sanggol na lalaki na pinangalanan niya Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri pa namin Panginoon Jesus Kristo.